So hello guys, kami ay magpupunta sa bundok. Ito yung mga guest house. Gusto tumira, pumunta rito. Diyan sila mag-stay. Send a message from Gareth. Proceed to the route. So guys, ayan, pauwi na kami kasi walang parking. Grabe ang tao sa lighthouse. Grabe ang daming tao. Hindi katulad ng mga unang nakaraan na pumupunta kami dyan. As in, talagang kami lang yung tao. Walang katao-tao. Pero ngayon, sober dinumog ng tao. Kasi school holiday and long holiday. Kaya, ayun, dinumog nila yung... Anyway, itong place namin is holiday maker. Kaya marami talagang nag-holiday dito na taga iba-ibang lugar, like taga England, yan, mga yan pupunta yan dito para mag holiday kasi ang place na ito ay holiday maker, kaya ang daming tao, so ito guys, babalik na lang kami, uuwi na lang kami kasi walang parking. So imimit ko yung mga kaibigan namin pero hindi kami nagkita-kita kasi walang parking. Guys, ayan, magluluto ako ng paksiw sa gata, so ipapaksiw ko muna itong tuna. Ayan, naano ko na yung mga ingredients niya sa ilalim ko nilagay. Tapos, kukuluin ko muna. May, ano yan, may suka. Tatakpan ko siya and then mamaya lalagyan ko na lang ng gata. So, ganyan akong magluto ng paksiw sa gata. And yung sili, medyo maanghang kasi yung sili dito, papanghuli ko na lang. Ayan, guys. So, ayan, guys. Ayan, medyo naano na yung suka. Yung apple cider vinegar yung nilagay ko. And then, ilalagay ko na yung coconut. Ayan, ilalagay ko na yung coconut. Ayan. And, takpan ko lang siya. Hayaan ko lang siyang ganyan. Then, takpan ko lang. Ayan. Hanggang sa mamaya, ilalagay ko na yung talong and chili. And guys, nilagay ko na yung talong. And, mamaya-maya, ilalagay ko na yung sili. Panghuli ko yung sili kasi medyo maanghang. So, takpan ko muna. So, ayan na guys. Ayan, pwede na siya. Pwede na siya. Patayin. Ayan. So, medyo may konting sabaw. Medyo marami yung aking talong. Kasi, ang laki nung talong eh. Kaysa naman masira. So, inubos ko na siya. Kaya, ilagay dito. So, ganyan lang guys. Ang sarap yan sa kanin.
Basta gata, masarap sa kanin. So, dinadurog na yung ano, tuna. Okay lang. Dinurog ko talaga. So, nilagay ko na yung sili. Maraming dumaanghang. Yan. Kain na na. Guys, so, mausok-usok. Mainit-init pa talaga siya. Ayan. Kakaluto lang. Oh, diba? Sarap. So, pigain ko yung sili na yan. Kasi gusto ko yung medyo maanghang. Mahilig kasi ako sa maanghang. Spicy po. Pero yung sila, hindi sila mahilig. Kaya, pinanghuli ko yung sili. Ang bango, guys. Super. Ang bango ng amoy niya. Basta gata. Alam mo naman. Basta gata. Mahilig talaga ako sa gata. Kasi bicol ako eh. Ayan, guys. Kain na tayo. Hello guys, once again welcome back to my channel. And to this video guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa aking mga strawberries. So inalis ko siya, dati nasa isang pot siya na malaki, sama-sama sila. So parang napansin ko hindi maganda yung paglaki nila kasi nga sama-sama, diba? So may napanood akong magandang video. Sis GRC Channel, salamat, na-inspired ako sa video mo sa lahat ng mga strawberry mo. Ayan. So, ginaya ko yan, sis. Inisaling ko sa mga maliliit na paso. Ginawa ko yung ginawa mo rin. Yung napanood ko sa video mo. So, at least ready na sila for next year. Kasi, pagka ang napansin ko, pagka yung sa isang malaking paso nakasama sila lahat, hindi maganda yung paglaki nila. Alam mo yun, kasi parang nag-aagawan. Walang freedom kasi sama-sama, diba? So, ito at least ngayon, medyo siguro naman lalaki na sila ng magandang kasi nga nasa isang paso na. At least napakinabangan ko yung maliliit na paso ko. Yung iba rin naman may mga bunga na. Oh, ayan. Hindi ko na hinarvest. Hayaan ko na lang sa ibon niya. Next year na lang siguro ako mag-harvest na para kainin. Ayan o. Oh. Ayan. Ito nabali kasi medyo maano na siya. Yung marami yung bunga niya. Ayan, diba? Marami din yung bunga niya eh. Ang napansin ko nung nire-repot ko, yung iba nag-dry na. Kung hindi ko yun na-repot, mamamatay na yun, di ba? So at least ito ready na to for next year. Ayan. Ito hindi ko pa to na-repot. Ito oh. Tingnan nyo. Pero siguro hindi ko na lang i-repot kasi maliit lang naman yung paso. Kaya lang, ang ano kasi, parang naano na siya na mamatay. Nag-dry. So siguro i-repot ko mamaya. Hindi ko na na-video yung pagre-repot ko kasi nagmamadali ako. Gusto kong matapos kaagad eh. Yung alam nyo naman yung weather dito pa iba-iba. Kaya kailangan tapusin ko na yung dapat kong tapusin. So hindi ko siya na-vlog. Kaya ngayon na lang, binibidyo ko na lang tong na-repot ko na. So tingnan nyo to, oh, medyo tuyo na na-dry na. Oh. Siguro kung, ay ito pala dalawa dapat hiniwalay ko. Pero okay lang, sama na lang sila dyan. So yan, ang gaganda diba? Ito oh, may bunga na siya oh. Yan. Lagay ko dyan. Yan yung mga gabi ko. May gabi din ako. So, yan. O, diba? Itong dami, oh. Pero, hayaan ko na. Alam nyo ba, habang nagre-repot ako, nakikipag-agawan yung ibon. Si Robin, nakikipag-agawan sa akin sa bunga. Yan. Tinutukaan niya. Sayang nga, hindi ko na-video. So, shoutout ulit kay Sis GRC Channel. Ayan, nagkaroon ako ng idea kung ano ang gagawin ko sa aking mga strawberries. Yung strawberries na yan, matagal na yan eh. Siguro mga 4 years na. Kaya magandang mag-alaga ng strawberry. Magandang magtanim ng strawberries kasi pag summer, spring, babalik na sila. Tapos sa summer, ayan, mamumunga na, diba? Kaya lang, siguro kung naalagaan ko siya ng katulad nung ginawa ni Sis GRC Channel noong na gano'n, yung ganito na pa isa-isang paso. Siguro ang ganda nila ngayon. Kaya lang hindi ko nagawa yun eh. So ngayon may idea na ako. So maraming salamat sis sa mga video mo. Marami akong gagawin katulad nung napanood ko sa iyo na kamatis. Yung kamatis mo na nag-yelo na. Tapos nilagyan mo siya ng balat ng saging at saka itlog. Ang dami kong balat ng itlog dito, yung mga shelled. Iniipon ko talaga yun. So next year, gagawin ko yun sis. Maganda pala yun kasi parang magiging healthy yung mga pananim natin. Ayan guys. So ayan guys, i-harvest ko yung aking mga strawberry.
So ito oh, meron na akong pwedeng i-harvest. Kunin ko na siya. Ayan. Oh, yan oh, 'di ba? At saka ito din. And dito meron din dito. Aw. Ayan. Wala akong lagayan. Wah, ang hirap. Dapat may ano. Yun. Ito pa. Yes. So, saan pa? Ayun o, sa dulo. Meron pa sa dulo o. Ayun o. So, kunin ko yun. Saan kaya ako ano? Papak ako dito. Sana hindi ako mahulog. Kunin ko yan. Kaysa unahan ako ng ibon. Ibon man may layang lumipad. Ayan, kunin ko na yan. Ayun pa, may isa pa. Yay! Ayan na. Ay! Nalaglag. Ito na yung aking na-harvest. Meron pang mga pahinog. Ayan o. Ay, meron doon sa dulo. Kunin ko yun. Ayan. At meron pa silang mga flower. Ayan o. Mga flower pa. Tapos ayun. Hindi pa siya hinog. Yung iba, kinuha na lang. Inunahan ako ng ano, ng ibon. So dito, ayan. O, tingnan nyo. O, kinaan na ng ibon. Hayaan ko na yan kasi kinain na ng ibon. Saan pa ba? Ito pa oh, pero hindi pa siya hinog. Ayan. Ito, ang daming bunga oh. Yun, ito rin, daming bunga yan. Tapos may flower. Ayan. Ano na siya oh, nabali na sa... Ay, may nahulog oh. Ito yung naano ko, harvest oh. Ah, diba? Kahit pa paano meron. Kapag may itani, may aanihin. Pero magtataka naman ako dito. Ang liliit. Grabe oh. Sobrang liliit niya. Yan oh. Hindi siya pwedeng kaya ano. Pang-ibon lang talaga siya. So next year, hopefully, maganda yung bunga nila. Yung pag-fruits nila. Siguro gaganda na yan kasi inilipat ko na sa maliliit na paso. Tapos bawat isang ano, strawberry, isang anong tawag doon, yung isang sanga, yun na yung nilagay ko dyan sa bawat isang paso. At least yung mga paso ko, bala ko pa naman itapon yung mga pots na yan. Ang dami kasing maliliit, bala ko itapon. At least napakinabangan ko ngayon. Ayan, sana next year maganda na ang bunga nila. Siguro kasi ang napansin ko pagka sama-sama sa isang malaking lalagyan, hindi siya maganda. Ayan oh. Ang dami pa rin ano, bulaklak. So kung ano pa yan, magpo-fruits pa yan. Ito, naka-ano ko ng 2, 4, 6 pieces. Ayan. 6. Kahapon meron akong nakuha din. Ayan. Thank you guys for watching. And please don't forget to like and subscribe. Bye. Take care.